Minsan mo na rin bang narinig ang mga salitang, kung ayaw mong masaktan, huwag ka nang mag-basketball. Mag-chess ka na lang. Yes, basketball is a contact sports. Andyan yung nagkakapisikalan, nagkakapikunan, in worst scenario pa ay may mai-injury. Pero kung naglalaro ka talaga ng basketball, ay lagi bang dapat makasakit? Lagi bang dapat mamisikal? Or pwede ka mamisikal in a gentle way? Pwede nga ba yun? From a kid na nahilig bumuslo, to a man's na may hawak na ng silbato, at lalalagi ang pagmamahal para sa pamilya. Welcome sa E-Hoops Basketball Stories featuring Shato Bartolome at ito ang kwento niya. Si Roland Valenzuela Bartolome ay ipinanganak noong June 5, 1982 sa Taktak, Barangay de la Paz, Antipolo City. Ang kanyang mga magulang ay sila Romeo and Rosario Bartolome at panglima sa walong magkakapatid. Ang journey ni Shato sa basketball ay maagang nagsimula. Bata pa lamang ito ay sumasali na sa mga paliga. Ilan nga sa mga sinalihan niya ay ang Intersitio, naglaro din ito sa Bagong Purok, sa sikat na court noon sa Antipolo na auditorium at sa Hinapaw. Si Shato nga ang masasabi na isa sa mga star player noong kapanahunan niya sa division nila. Bagamat bata pa ay nakitaan na agad ng galing at lakas sa paglalaro itong si Shato. Kaya naman instant varsity player agad pagtungtong ng high school sa Rolioque Annex. Sa sobrang hilig niya nga ng basketball ay pagka-out niya sa school ay rekta na sa plaza para maglaro. At talagang nakikipagsabayan na kahit sa mga may edad sa kanya. Inaabot pa nga hanggang 8 p.m. minsan pa ay hanggang alas 12 na madaling araw. Kaya naman suki din talaga si Shato sa mga intersitio na palaro dito sa Antipolo. Pagdating ng college ay naging varsity din si Shato at nakapaglaro para sa URS Giants. Ang unang malaking liga na malalaroan niya ay Antipolo Basketball League or ABL sa team ng Absalon noong 2006 at nasundan pa ng Governor's Cup sa team ng Ponhap. Ang Governor's Cup ay ginaganap sa Inare Center at kasali ang lahat ng lalawigan ng Rizal. Meaning kung mapapasama ka ay talagang meron kang ibubuga. Nakapaglaro din si Shato para sa team ng Slice and Dice at dito niya naging kampe sila Jorrel Cañizares ng UE at Ray Paul Javier. Taong 2008 ay lumipat si Shato sa Pembo, Makati at dito niya ipagpapatuloy ang paglalaro ng basketball. Dito naman ang lagi niya nakakalaban ay si Erwin Asoro ng NU Bulldogs at kalaunan ay makukuha rin siyang player para sa Interbarangay ng Makati. Lumipas ang dalawang taon at pumalik ng Antipolo si Shato. Alam niya na medyo umiidad na siya at patapos na din ang kanyang peak sa basketball. Pero hindi mawawala sa puso niya ang laro na kinahiligan na simula pa noong bata. Dahil nga magaling, mautak at veterano na ay may mga nagtitiwala pa din at tinuhugot pa din siyang maglaro para sa mga liga. Dito niya rin makikilala ang kanyang magiging kabiyak na si Ma'am Catherine Joy Mateo at sila nga ay magkakaroon ng isang anak na si Uno. Na kanya ring number one fan dahil sumasama lagi para manood. Soki din ang ligan labas itong si Shato, kung saan ay babayaran ang kada laro mo. Ilan sa mga napaglaruan niyang lugar ay Taytay, Cainta, Marikina at Pasig. Sa ngayon, sa 40 above na naglalaro si Shato, kasamahan ng Sunday Club dito sa Antipolo. Yung mga nakakalaro niya noong nagsisimula pa lang siya sa basketball ay nandito na rin, tulad nila Ronald Tapar, Eugene Magcale, Adriel Tugay, Kaidi Taiwo at Debo Taiwo. Magpasa hanggang ngayon ay hindi niya nakakalimutan yung mga kababata niya sa Riles, kung paano sila nagsimula mag-basketball at lagi niya rin itong mga nakakasama hanggang ngayon. Ngayong 40 above na si Shato ay hindi naman nawawala sa kanya ang paglalaro ng basketball. At full-time job niya nga ay sa Cristina Villas Mountain Resort and Hotel bilang isang lifeguard at sumasideline bilang isang official referee
sa samahan ng ACRA RSOP sa pamumuno ni Joseph Cardona and Arman Kasinsinan. So, ayun, sana na-inspire kayo sa life story ko about sa basketball. Sa mga kabataan dyan na willing maglaro pa na maglaro, sana iangat nyo pa yung kantasan ng kagalingan sa basketball. Huwag kayong susuko. Galingan nyo, and good luck sa mga kabataang magagaling mag-basketball. Keep it up, mga kuya. Yung kwento ni Shato ay isang halimbawa na kung hilig mo yung ginagawa mo, walang makakapigil sa'yo. At kung saan ka man mapunta, ay kailangan daladala mo ang tikas at apoy sa iyong dibdib. Na kung batuhin ka man ng pagsubok, ay matibay ka at kaya mo itong saluhin. Hindi man masyadong malayo ang narating sa basketball, ay marami naman itong naipon na masasayang alaala at aral na kanyang napulot habang nilalakbay ang laro na hilig. At marami ring nakilala at nakalaro na naging matalik niyang kaibigan. At dahil din sa larong ito, ay dito niya nabuo ang kanyang munting pamilya. Nakilala bilang isang physical maglaro, pero mas nakilala dahil sa kabaitan ng kanyang puso. Mula sa pamilya, barkada, at sa mga nakapalibot sa kanya, na kailanman ay hindi niya pinabayaan. At yan ang kwento ng Shato ng Antipolo. Whip up my appetite. Don't leave me.